Uber paid 41.15 million. But, bakit? Bakit? Okay. Ang mga facts ay batay po dito. Ayan, batay dito sa BIR media release. Okay, ano bang date to? O basta, kung anong date nito. Nagbayad ng 41 million. Sayang. Erroneously paid tax po yan. So kung kakilala nyo ang Google, ang Uber, ay pwede ho nating i-refund. Or kung ayaw namang i-refund, yung mga susunod ho na tax payment, baka ma-exempt po natin sila sa value-added tax. Nagbayad ng 41.15 million pesos ang Uber. Bakit? Facts of the case. Ha? Ang Uber ay registered at saka hindi lang registered siya, recognized at saka franchisee. Holder of a franchise na galing sa LTFRB. Land Transportation Franchising Regulatory Board. The word is franchising. Franchising. Okay? Tapos, ang Uber daw ay transport operator. Ayon dito. Transport operator. At ang Uber ay nag-file ng 2550M. Yun ho yung BIR form na value-added tax para ho sa monthly. At 2550Q, yun ho yung VAT para sa quarterly. Ang siste, nag-report siya dito sa dalawang to, under 0% VAT. Zero VAT. Ayun, no? Zero VAT nag-report. May problema yung mga accountants ng Uber. Yan po ang confirmation na kailangang i-improve yung kanilang muscle dito. Yung muscle dito. Okay? Kulang ho yung muscle nila rito. Kaya kailangang i-improve. Una, nag-report ng zero. Gumamit ng 2550M, 2550Q. Yan po yung mga facts of the case. Kaya, na-assess ng 41.15 million. At definitely, yung previous year, kung ito, anong year ba ito? Kung ito ay for 2016, dalawang period lang pala ito. Naku po, July 1 hanggang December 31, 2006 lang pala ito. Ha? Diyos na mahabagin, kawawang-kawawang Uber. Yung assessment na 41.15 million eh from July hanggang December lang 2016. O definitely, pwede pang kolektahin ng BIR kung kailan nagsimula ang Google, ang Uber. So kung ang Uber ay nagsimula ng 2014, aba, edi kailangan magbayad siya ng VAT starting 2014 at hanggang ngayon. Ha? Hanggang ngayon as we speak. Ano ngayon? Ah, March 2. Sorry ha. Hindi ko nabalitan 'to. Hanggang March 2 from January 1, 2017 hanggang March 2. Nagbabayad yan ng VAT. Mali. Nagbabayad ng VAT mali, mali. Hindi dapat magbayad ng VAT ang Uber. Imaginein mo. Sayang ang pera, 41 million. Kalahating taon lang yun. Ha? Kasi July to December. Eh. Paano yung January 1 to June 30 to 2016 kung 41 million uli yan? Paano yung 2017? 80 million. Sayang.
So, sa mga gusto hong matuto, papaano maiwasan ng Google yan? Ha? Pumunta ho kayo sa taxationprofessionaluniversity.com at tinanho nyo yung ibang mga videos ko ron kung gusto nyo matuto maging tax specialista. Okay, nakatulad natin. At kung gusto nyo ako maging mentor, wala hong problema. Magbabayad lang kayo sa akin. At huwag nyo kalimutan, kung isang taon na kayong walang entries sa libro o isang buwan at hindi pa na-entradahan ng inyong bookkeeper or accountant ng inyong libro, hindi marunong mag-bookkeeping yan. Hindi marunong gumawa ng books of accounts. Okay? Ito po, pinakamura na makukuha niyong serbisyo sa bookkeeping. 1,675 pages. Kontakin nyo na lang ho yung information nakasulat dyan. Okay? Maraming salamat. Hindi, teka, hindi ganun eh. May negosyo ka. Sir, ano yun? Yan. Alam mo bang may negosyo ka? Tungkol ito sa minimum wage earner. Katulad ng iba, galing din po ako sa minimum wage. Nagsimula ho akong magtrabaho as a minimum wage earner. So, ikaw, kahit na ikaw ay pangkaraniwang may bahay, lalaki ka man o babae, may experience ka man sa taxation o wala kang experience sa taxation, may negosyo ka. Ano negosyo mo? Negosyo sa taxation. Sir, papaano ako magkakaroon ng negosyo sa taxation? Simple lang. Napakasimple. Meron pong espesyalista sa minimum wage tax refund 2008 up to 2017, 10 years. Ipaliwanag ko sa iyo kung ano ang negosyo mo. Ayan. Naglabas po ang ating Supreme Court ng desisyon. Ang numero ng desisyon niya ay GR number 184450. Ano sir ang nakasulat doon? Simple lang. Yung kinikita ng minimum wage earner ay hindi subject sa tax. So, bigyan ko kayo ng example. Minimum wage, ang sweldo, example, is 10,000. Meron siyang hazard pay, 1,000. Meron siyang holiday pay, another 500. Meron siyang night shift differential pay, 2,000. Overtime pay, 500. So, ang kinikita niya sa loob ng isang buwan ay 15,000. Exempted ho yan sa tax. Ang problema, pag yung minimum wage earner ay nakatanggap ng tip, nakatanggap ng service charge o komisyon, idadagdag ho yan dun sa sweldo niya. So, pag dinagdag, ang kanyang sweldo ay 16,000 na. Sabi dun sa regulasyon ng BIR, subject na siya sa tax. Eh, magkano yung tax na binayaran ng minimum wage earner, Mr. Maestro? Ayon ho sa Supreme Court, ang average hong binabayaran ng minimum wage earner sa loob ng isang taon ay 8,601. Mayroong 7 million minimum wage earner noong 2008. Sabihin na lang natin ang nag-overpay sa kanila, ha? Yung nangyaring sitwasyon, nagbayad yung 1 milyong minimum wage earner ng 8,601 peso sa loob ng isang taon. So kung 1 milyon 'yan, i-multiply mo ng 8,601. Nag-overpayment ang mga minimum wage earner. So kung total itototal natin sila sa loob ng isang taon ay 8 billion 601 million ang overpayment. Hindi ho alam ng mga minimum wage earner na may refund sila. At hindi rin nila alam na mag-e-expire yung pag-claim ng refund nila sa next year, January 2019. Kaya sinasabi ko po sa inyo, may negosyo kayo. Dahil hindi alam ng minimum wage earner yan. Alam niyo, wala siyang pera. Eh sir, magkano totoong refund ng minimum wage earner? Sa isang taon ay 8,601. Isang minimum wage earner yon. So sa loob ng isang taon, sa loob ng 10 taon,
Ha? 10 taon ho kasi yung ire-refund. So lalabas yan, sa isang minimum wage earner, ang refund niya ay 86,000 and 10 pesos. Diba? 86,000. Ganyan ang refund niya. E 1,000,000 yung minimum wage earner. So ang refund ng total minimum wage earner ay 86 billion. E saan ang negosyo ko dyan, Mr. Maestro? Pwede kang maging representative o ikaw mismo yung mag-apply ng claim doon sa refund ng minimum wage earner. Kasi mga minimum wage earner, hindi nila alam na may refund sila. Di ipapaalam mo. Hindi nila alam paano mag-refund. So, ikaw yung mag-a-apply ng refund. Dahil sa gagawin mong yan, pwede kang maningil ng professional fee. Eh, sir, magkano yung professional fee? Mga 1/3 nung makokolekta nila. So, in an average, makakakita ka ng 30,000 per minimum wage earner. Di ba laking pera yon? Eh kung makakuha ka ng 10 sa loob ng isang taon, o hindi na wala ng isang taon, so meron kang 300,000 sa bahay ka lang nagtatrabaho. Sir, hindi ako marunong mag-refund eh. Sabi ko nga, with or without experience, pwede ka. Tuturuan kita. Basahin mo yung nakapost dyan, paano tayo magkakaroon ng partnership. Okay? Anong gagawin ko? Instantly, gagawin kitang minimum wage earner tax refund specialist. Ima-market kita as a product. Hindi ka magbebenta ng produkto. Hindi. Ima-market kita as a product na ang gagawin mo ay magtrabaho ng pangongolekta ng refund ng minimum wage earner. Magtutulong tayo, siyempre. Hindi ko naman kilala yung 1,000,000 minimum wage earner yan. Eh. So, magmamarket tayo ng sabay. Imamarket kita, imamarket mo yung sarili mo. 10 taon ho yan. Sayang! Kumita lang tayo ng mga 10,000,000 isang taon. Okay na yan. Kapag travel-travel naman, makabili naman ng bagong bahay, makabili ng kotse. So, sino pwede? Uulitin ko, ikaw, with or without experience, may trabaho ka o wala, pwede kang sumama dito. Okay? Ang tawag sa'yo, minimum wage earner tax refund specialist. I-refund na natin kasi malapit na mag-expire. Sama ka, ha? Introduction po ito. Saan? Diyan po sa BIR Letter of Authority course. Ito po ay isang kurso na ang objective at the end of the course, kaya mong humawak ng opportunity o negosyo sa letter of authority. Kaya mong harapin ang mga questions ng potential na kliyente mo. So, yung first part natin, pag-uusapan natin ay yung negosyo opportunity. Ang second part na panuna po natin ay pag-uusapan natin yung case progression ng letter of authority. At yung third, types and similarities ng mga letters of authority. At ang huli, yung anatomy and strategies in handling the opportunities ng letter of authority. Sir, paano ako makakasama dyan? Simple lang. Pag bumili ka ng libro ko, of course, meron ho itong bayad. Bibili kayo eh. Meron kang option o privilege na mag-apply at matanggap saan? Diyan po sa Study Now, Pay ETM Later. Babayaran nyo lang ho ako kapag kumikita na kayo dito, ha? Dito sa kursong ito. So pag wala pa ho kayong kita, eh di wala kayong ibabayad sa akin. Kaya nga Study Now, Pay ETM Later. Siyempre, katulad ho ng pagiging negosyante bilang Uber driver o Grab driver, kailangan mo ng lisensya. O sir, saan ako kukuha lisensya?
i-accredit kita para yung brand name ko ma-rub on sa'yo. Siyempre, pag in-accredit kita, kailangan meron kang sasakyan. Uber car nga ang tawag, di ba? So, ano sasakyan mo? Yung utak mo, yung laman ng utak mo. Kung wala ka nito, eh wala kang ibebenta. So, para malamanan siya, kailangan mo ng tools. Ito ay isa sa mga tools. At ito pong nandito ay isa rin sa mga tools na kailangan ninyo. So, kailangan ninyong mag-aral. Magkakaroon tayo ng meetups. Tuturuan ko kayo, i-guide ko kayo. Marketing, selling, negotiating sa mga kliyente o potential client nyo. At hindi lang yan, ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng produkto. Ah. Kayo mismo ang produkto. Gumagawa ho ako ng tax mapping apps. Malapit na po matapos. Diyan ko ilalagay kayo para mag-meet up yung clients na may needs at kayo naman na may needs na magkaroon ng kliyente. At tapos babayaran kayo ng kliyente. Of course, may share ako doon. Diba? Study now, pay item later. Para continuous yung inyong pag-aaral at hindi nyo makalimutan, ilalagay ko ho ito sa online. Oo, para ho unlimited yung availability at accessibility nitong pag-aaralan nating nabanggit dito. Okay? Ito po ay BIR Letter of Authority course. Okay? So, mag-enroll ka na. Anong puhunan mo? Ito muna. Yung study, ako ang mag-i-invest sa'yo. Naniniwala ako na pag binigyan kita ng tools, uunlad ang buhay mo. Dadami ang kliyente mo. Ito muna, umpisa. Tapos, kailangan nating turuan ka dito sa Letter of Authority course at ito po ang ituturo ko sa inyo. Then, mag-avail kayo ng study now, pay ETM later. Oh, ano pa hinihintay mo? Sali ka na!